Una pong pipili ng numero at kahon na kanya pong yung magtatanong sa kanya. Kasi pag napili niya yung litratong lalabas dyan, yun ang magtatanong. May napili na po sila mga numero. At alamin natin si Attorney Sylvester Bello III. Ano pong numero ninyo? Yung kaninang napili niyo po. Number 4. Number 4. Sino yung magtatanong sa'yo? Naku, si naku, dulo-dulo ah. Attorney Gwendolyn Pimentel. Ano po ang tanong niyo kay Secretary Bello? Chief, kasi chief ko siya sa Solicitor General's pala, Office. No? Oo. Chief, di ba chairman po kayo ng peace panel with the CPP, NPA at National Democratic Front. Ngayon po as chairman, sa tingin niyo pa ho, tama ho ba yung polisiya na sinusundan ng ating gobyerno na makikipag-usap sa kanila? At sa tingin ho ba ninyo ay may patutunguhan pa ito? Thank you, Gwen. Magaling talaga ito si Gwen. Dapat nasa Senado. Alam niyo po yung peace process, it is the most important mandate of our government. And that is to pursue the peace process to its logical conclusion, and that is lasting peace for our country. Alam niyo po yung ano, yung pag-uusap namin ay hindi nangahulugan na we need a document which we call the final peace settlement. Ang hindi nalalaman ng maraming ating kababayan ay yung proseso na yan, we are addressing the root causes of the armed conflict, which are extreme poverty of our people, corruption in government, and injustices. Kailangan tutugunan yan. And while we are talking, we are really addressing these root causes, and it might end into what we call lasting peace for our country. Okay, maraming salamat. Ngayon naman, si Attorney Bello ang pipili naman ng numero. Si Attorney Gwen naman ang pipili ng numero. Ayan. Ay, yung pinili ko kanina. Yung kanina, yung nabunod nyo po. Number one. Number one. Sino yan? Iho? Ipusan mo. Sino yan? Ay, nagbay. Nagpalitan lang kayo. Attorney Bello, kayo naman. Bago siya ibalik yung tanong kay Attorney Gwen. Okay. Anong tanong mo kay Attorney Gwen, Attorney Bello? Gwen, kung ikaw magiging senator, alam ko naman magiging senator ka. Dapat, para meron tayong representation from Mindanao. Ano ang first panukalang batas na i-sponsor ninyo? Salamat po, Chief. Magaling din ang chief ko. Alam niyo po, bilang taga-Mindanao, kayong dalawa. With 12 million voters from Mindanao, we are at least entitled to 6 representatives. At talaga po naman, kulang ang representasyon galing sa Mindanao. At napakaunang problema ng Mindanao hanggang ngayon, ang peace. Because if there is peace, there can be development. Kaya po, isusulong natin ang peace process at peace talks. Pero ito, pangkalahatan, holistic pong approach natin. Lahat po ng sektor na kailangan na may interest dyan sa peace process, iisali natin. Kababaihan, NGO, civil society, mga ulama, mga religious leaders, sila po dapat isali natin sa usapang pangka-peace. Kausapang pangkalinaw, kung Bisaya pa man. Kapayapaan. Yan po, kapayapaan. Yeah. Yan po ang ating dapat gawin. Okay, maraming salamat. Kaya naman si Congressman Saturo Campo. Mukhang alam ko na kung sino. Anong number? Pero buksan pa rin natin. Ano yung number nyo kanina? Yung napili nyo? Three. Number 3. Buksan natin. Tignan natin yung picture dyan. Smile. Ayan, naka-smile. Jarap, kayo pala magtatanong. Jarap Alparan, anong tanong nyo kay Congressman Saturo Campo? Go ahead po. Congressman Ocampo, ikaw ngayon government official na mataas sa bilang congressman. At sabi nyo, hindi na kayo membro ng armado. Wala na kayong sa armado. Pero kayo pa rin ang tinitingala ng communist members of the Communist Party kasi bilang senior member, no? Bakit hindi naman ninyo kayang disiplinahin o i-denounce man lang yung atrocities na ng mga NPA, pati na yung collection ng PTC. Di ba lang yung revolutionary taxation? Pero yung collection sa mga politiko na malaki implication na masyadong illegal, bakit hindi man lang ikaw makapagsalita laban sa mga ito? Sa atrocities at least, ha? Inuulit ko, wala akong organizational links, no? Sa CPNPA. Yung high regard nila sa akin, ay wala akong magagawa ron. Kasi yung record ko sa revolutionary movement, record ko sa gobyerno, tingin ko, ay wala namang magsasabing masama. Kaya hindi ko fault kung mataas pa rin ang regard sa akin. Pero hindi yun nagbibigay ng kapangyarihan sa akin na suhayan sila, pagsabihan sila, lalong-lalo na i-denounce sila. No? Pero merong mekanismo tungkol dun sa mga
criminal liability kung meron man ang NPA na pwedeng usigin sila batay dun sa ang mekanismo riyan ay yung Joint Monitoring Committee na inaproba ng NDF at ng government. Doon dapat ay idulog ang mga kaso, kaya lang suspended yan ng GMA. Okay, maraming salamat at Kasator, kayo na, para lang piliin natin, para ibig sabihin na okay naman tayo, walang dayaan dito. Okay, ayan. Ayan, si, kayo naman po ang magtatanong kay General Palparan, ayan. General Palparan, I would otherwise sana mag-friendly question ako, pero friendly question pa rin to. Friendly question. Sa October 2007, may decision and bank ang Supreme Court na sinasabi kayo, General Jovito Palparan, ay may direct responsibility sa abduction ng Raymond dalawang brothers, no, sa Bulacan, na dinetain sa different camps for 17 months. Tumaka sila at i-denounce na nag-appeal sila sa Korte Suprema. Yun, finding responsible ka doon sa abduction na yun, na meron pagkwento sila ng mga kasama nilang nakulong, nabdak, na pinapatay o at isa pa ay sinunog ang body doon sa isang kampo sa Pataan. Ano yung paliwanag din yun? Yung lumabas na decision o result ng investigation yun ay hindi conclusive at walang specific kung paano ako na-involve doon. Supreme Court decision yan, General Palparan. It's written. Ay, Kasator, sagot po muna ni General. Kaya, sa tingin ko, kaya hindi nakapag-file ng charges. Kundi parang ano lamang yun, haka-haka lamang based on report kasi walang substance yung investigation na yun. Yun ay parang ano lamang, na tingin lamang nila ay ganun ang nangyari. So wala kayong kinalaman dun sa kasong yun? I denied that as a behemoth. Okay, maraming salamat po. Ayan, salamat General Palparan. Ngayon naman, ay natapos na ang ating round 3, mga igan. Bibigyan po natin ng huling mga mensahe yung ating mga kandidato. Ito'y paalala po, 30 seconds lang po yung huling mensahe dahil hanggang alas 5 lang po tayo ng hapon. Okay? Unahin na po natin si Attorney Gwendolyn Pimentel. Attorney Pimentel, final message po sa ating mga